FONP, ipapakita ko sa inyo kung paano manganganak yung aking Shih Tzu. Yes, solid black na Shih Tzu. So tara, samahan nyo ako. So ayan, simuha na mga ka-FONP. Dito pa lang, alam ko na na manganganak na siya. Pamasid-masid sa kanyang paligid. Ayan, simuha na mga ka-FONP. Kumukuha siya ng sapat na lakas at iniipon niya para ilabas yung mga tuta sa kaniyang tiyan. Yan, kung makikita nyo, parang lumuluha yung mata niya at humihinga siya ng kaibilis. Nakakita na si Moana ng kaniyang comfortable place para sa kaniyang panganganak at isa sa mga sign na nag-scratch siya sa ating foam. Ayan si Moana, mga ka-FONP, biglang umupo at mapansin nyo, biglang tumaas yung kanyang buntot. Nagli-labor na siya, mga ka-FONP, at ayan, makikita nyo, hindi siya mapakali. Hawakan natin si Moana at sasabay-sabihan ng kaya mo yan, ilabas mo yan, parang support na din sa kanila para maging matapang sila at ma-success nila at safe yung labor nila at may palabas yung tuta na safe at malulusog at magaganda. So ayan mga ka-FONP, makikita nyo parang hindi siya mapakali sa kanyang palagay at tumaas ulit yung kanyang buntot kasi lalabas na yung first puppy niya. So mag abang-abang na tayo mga ka-FONP. So ayan na, makikita natin mga ka-FONP yung first puppy niya, ipinapalabas niya sa kanyang puwerta. Kayang-kaya niya ni Moana kasi ito yung third time na panganganak niya. So hayaan lang natin siya na ipalabas niya yan at doon na tayo magtutulong sa kanya pag nailabas niya na. So ayan na mga ka-FONP, inilabas na ni Moana yung kanyang first puppy. Congratulations sa kanya. So hello mga ka-FONP, ito yung unang lumabas sa ating Shih Tzu. Yan siya. Ito po siya mga ka-FONP. Yes. Male po. Female po. Female. Yan siya mga ka-FONP. So coming ang pangalawa mga ka-FONP. Yung una, female. Yan si Moana. So mga ka-FONP, naganda po tayo ng 0.25 ng induce ng oxytocin to induce our Shih Tzu. Yes mga ka-FONP, update ko yung mamaya. So ito na yung time natin mga ka-FONP na tulungan yung tuta na makadede sa kanyang ina. At sa ganun, maging malakas yung tuta at makatake na ng milk ng kanyang ina. So linisan muna natin yung nipple, baka may natira pang mga dumi. So double check natin palagi mga ka-FONP. Matapos nating ma-double check mga ka-FONP, tulungan natin yung tuta na makadede sa kanyang ina. Yes, tayo yung mag-a-adjust para sa tuta at sa ganun makadede yung tuta sa kanyang ina. Antay-antay lang tayo mga ka-FONP at abang-abang sa ikalawang puppy ng ating aso na si Moana. So bigyan lang natin ng suporta yung ating aso sa kanyang panganganak. Ayan na yung pangalawang puppy, makikita nyo ipinapalabas ni Moana yung kalawang puppy sa kanyang puwerta. Yes, wait lang, sandali lang mga ka-FONP kasi dapat
makapag-concentrate yung aso natin sa kanyang panganganak. Nilapitan na natin mga kapu-NP para tulungan si Moana kasi nakita na natin na lumabas na, ipinalabas niya na yung kanyang second puppy. Tulungan natin si Moana sa pagbukas nito sa kanyang water balloon, yung water bag, para makalabas yung second puppy at makaginhawa at ma-identify natin kung female ba or male yung second puppy. At ito na, tinutulungan na natin si Moana sa pagbukas ng water bag para mapadali yung panganganak ni Moana. At kinuha na natin yung gunting para gupitin yung pusod ng puppies. At pagkatapos nating gupitin ng 1 inch, pupunasan natin ng tissue para punasan yung mga dugo mga kapu-NP. Dahan-dahan lang sa pagpunas ng dugo mga kapu-NP at hindi lang sa dugo or sa pusod ng puppies kundi sa buong katawan niya para maging ano siya ng dry mga kapu-NP. At tumutulong din si Moana sa pagpadry ng kanyang tuta. Dinidilaan niya. Female din po, yung ikalawa. Ito po siya. Two black, female din po. Dalawang pong female mga kapu-NP. Malusog at masigla mga kapu-NP. Ayan po sila. Patutuyuin lang muna natin sa... Antay-antay at abang-abang lang po tayo mga kapu-NP para sa third puppies. So, tignan natin kung ipinapalabas niya na ba yung kanyang third puppies. At kasi maging alerto dapat tayo sa pagbantay at pagtulong sa ating aso na nanganganak. Cheer up natin yung aso natin, no? Makikita nyo, tumataas yung kanyang buntot nung sinabihan siya na i-push kasi nakakaintindi din yung aso. Tinutulungan din niya yung kanyang sarili para ipadali at maging successful yung kanyang panganganak. Yes, cheer lang natin yung aso natin sa kanyang panganganak. Kinuha ko na yung gunting. Nung sa ganun, handa ako. No, kahit wala pa yung third puppies. Ganyan ako ka-advance para matulungan agad-agad si Moana sa kanyang third puppies. So, sinilip natin mga kapu-NP kasi lumabas na. At parang ayaw ni Moana na ipa-handle sa atin kasi parang kaya niya. Oh, yun na mga kapu-NP, lumabas. So, time na para kunin natin yung gunting at putulin yung pusod niya. Alright, Dobby! Napasabi ako ng alright Toby kahit hindi ako sigurado na 100% Toby yung third puppies kasi sa sobrang saya at excited na makita yung black pen na puppies. Pero meron siyang white mark sa chest pero hindi natin mako-considered na Toby siya kasi yung Toby two color lang which is the tan and black. So ayun mga kapu-NP, patuloy sa pagtulong kay Moana. Makikita nyo, ayan, kakat na yung pusod at lilinisan. Ayan mga kapu-NP, lilinisan ng tissue. Gamit yung tissue Dobby, at Dobby. Pinakita yung third puppies. Ayan, pinunasan na natin.
para stay dry yung ating puppies. So antay tayo ulit mga ka-PNP at abang-abang para sa fourth puppies ni Moana. Ayan. Parang na kumukuha siya ng lakas at nipon para ilabas yung kanyang tuta. So ayan, di siya mapakali sa kanyang palagay. Kasi merong nagdidede sa kanyang tuta. So parang hindi siya makapag-focus sa kanyang labor mga ka-PNP. So abang-abang lang tayo at maghintay. Patuloy sa pag-cheer natin sa ating alaga na mga anak. Laking tulong na yun para sa kanila. So ayan, tumataas yung niya, buntot. Ayan, palakad-lakad. Ilalabas na niyan yung pang-apat na tuta. So hintayin tayo tayo mga ka-PNP. Bumangon tayo kasi gumagalaw-galaw na si Moana at ramdam na natin na lalabas na yung pang-apat na puppies. Titigan lang natin at magmasid-masid sa kay Moana. Dapat ugaliin natin maging alerto mga ka-PNP. Meron akong flashlight para kasi minsan di makikita, tumalabas na yung tuta. Yan, tinignan natin mga ka-PNP at wala pa naman. At yon, sa wakas inilabas na ni Moana yung fourth puppies niya at na-excite ako. Nagandahan, nabighani, naantig sa fourth puppies kasi black and white yung color. Kasi umi-expect kami na yung lalabas Dobie at black, pero ito parang unique at kulit na natin na na-check sa PCCI papers na yung sire pumuproduce ng white, hindi lang Dobie, pumuproduce din ng liver kasi yung lineage ng meron pinuproduce yung mga ancestor na white. Kumilos ako agad mga ka-PNP, hindi ako nagpapahuli kasi yung iniisip ko yung puppies dapat mailabas agad sa water bag niya kasi sayang kapag baka kung ano pang mangyari sa puppies kung hindi mailabas agad sa water bag. So umaksyon agad tayo, kumilos tayo, kinuha yung gunting at suction para makuha yung puppies. So ayan, busy yung ninong nyo. Katapos ng punasan, ginupit yung pusod at ayan siya mga ka-PNP. So hanggang doon na lang mga ka-PNP, tapos na mga anak yung Shih Tzu natin na black na si Moana. Nanganak siya ng dalawang babae at dalawang lalaki mga ka-PNP. At sana nagustuhan yung video na to at huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos.